magandang araw mga kaprobinsya. Welcome sa ating channel, Probinsyanong Daddy. Ang mga ginagawa natin dito ay gardening at pag-aalaga ng mga hayop, pag-aalaga ng mga halaman. So kung gusto niya yung mga ganitong mga contents mga kaprobinsya, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel. Paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated kung meron tayong mga bagong videos. At paki-like na rin ang video na ito at paki-share sa ating mga kakilala. Maraming salamat mga kaprobinsya. Sa araw na ito mga kaprobinsya, ang pag-uusapan natin ay papakita ko sa inyo itong mga bago kong collections na mga bougainvillea. So ito, mga binili ko na itong mga to kasi mga rare sila. Wala pa akong mga ganitong variety kaya bumili ako, kaya nice ko ngayon ipakita ito sa inyo. Bago tayo magsimula mga kaprobinsya sa ating content ngayon, ay gusto ko munang i-share yung ginawa ko kahapon. Yan. So napakalakas kasi ng ulan kahapon, napakalakas din ng hangin. Kaya kung mapapansin nyo, ang aking mga bougainvillea ay nandito sila ngayon. Yan. So heto sila ngayon mga kaprobinsya, nilagay ko muna sila dito para maiwas ko sila sa malakas na ulan tsaka sa malakas na hangin. Kasi yun yung pinaka worst na enemy ng ating bougainvillea, yung malakas na ulan tsaka malalakas na hangin. Masisira yung kanilang mga bulaklak. So ayan, tignan muna natin sila, no? Heto sila, ang gaganda nila. So eto na nga sila, no, mga kaprobinsya. So ilalabas muna natin isa-isa, tapos mamaya papakilala ko sa inyo kung sino-sino sila. Okay ba? So ingat-ingat lang tayo. Ayan. So ilagay ko muna dito sa baba, mamaya papakilala ko sa inyo kung sino-sino sila. So, ito yung una na papakita ko sa inyo na nabili natin na bougainvillea. Ang tawag natin dito o kaya ang kanyang ID ay Dark One. So, ito ang magiging itsura niya kapag malaki na siya at mamulaklak na siya. Yan, nakita nyo ba? Ito. So, ganito yung magiging itsura ng kanyang bulaklak, no? Kaya tinawag siyang Dark One kasi dark na dark talaga yung kanyang bulaklak. So, eto mga kaprobinsya, yung ganito kaliit lang, nabili natin siya ng 220 pesos. So, ganon ka mahal yung presyo ng mga bougainvillea na ito. So, ito na ay mga considered na rare bougainvilleas, kaya ganon na yung mga range ng presyo niya. Pero, affordable pa rin naman, basta mabuhay, no, diba? So, next mga kaprobinsya, ito naman yung tinatawag natin na 2-in-1 tanglong. So, ayan, 2-in-1 siya. Ito ay red. Red tanglong ito. Ayan. Ito naman yung purple na part. So, pag namulaklak ito, ito yung magiging itsura niya. So, red at saka purple. O, diba? Napakaganda rin siyang tignan. So, ngayon, magkano natin ito nabili? So, ang presyo nito dito sa amin ay nasa 270 pesos. So, nabili ko siya ng 270 pesos. So, sulit ba? Yan. Kung mabuhay ito at mamulaklak ng ganun kaganda, so, sulit naman. So, next mga kaprobinsya, ito, napakaliit lang niya. Yan, napakaliit, di ba? Yan. Pero, ano naman siya, malusog namang tignan. So, sana mabuhay ito. So, ito naman ang tawag natin sa kanya, ang kanyang ID ay ito yung tinatawag natin na tricolor butterfly. So, ganito yung itsura ng tricolor butterfly kapag kamaliit pa lang siya. Pero pag namulaklak, ito na yung magiging kulay niya. So, parang meron siyang konting portion ng white at saka purple, saka medyo pinky. So, kaya tinawag siyang tricolor butterfly. Okay, napakaganda niya, di ba? Ngayon, magkano naman yung presyo ng ganitong kaliit na bougainvillea? So, eto, nabili natin siya ng 200 pesos. So, ganito lang kaliit, 200 pesos na. Yan, sana masulit natin to, sana mapalaki natin siya ng maayos at mapabulaklak natin siya ng maayos. Okay, next naman mga kaprobinsya,
Ito naman yung tinatawag natin na bidadari. So sa bidadari, nagiging sikat na rin siya dito sa Pilipinas kasi dahil napakaganda rin ng kanyang bulaklak. So ito yung magiging itsura ng bulaklak niya. So ganito yung makikita niyong itsura. So napakaganda rin at napakasarap tignan sa mata. Then magkano naman natin nabili ang bidadari na ganito kalaki? So yung bidadari, ang price niya ay nasa 270 pesos. So yung ganito kalaki, 270 pesos na ito. So kung mapapansin nyo, medyo malaki naman na siya ng konti, pero talagang kailangan na nila ng attention. And next mga kaprobinsya, ito yung pinaka na-attract talaga ako dito. Yan. So sino sa inyo nakakaalam ang pangalan or ID ng bougainvillea na to? So meron na siyang bulaklak. Yan, kung titignan nyo yung bulaklak niya, yung kulay niya ay para siyang powder pink. Yan, light pink lang siya, para siyang powder pink talaga, napakaganda. Tapos yung dahon, kung mapapansin nyo, meron siyang batik-batik na white. Hindi naman to yung tinatawag na variegated. So para siyang batik-batik na white. So may idea na kayo ngayon kung anong pangalan ng bougainvillea na ito. So ito yung tinatawag natin na pink snow. So kaya siya tinawag na pink snow kasi pink yung kanyang bulaklak, yan. Tapos yung kanyang mga dahon ay parang napatakan ng snow. So kung malayo yan, para siya talagang nasa under snow, di ba? So yan yung kanyang itsura. So at least nakita na natin yung kanyang actual. Ngayon magugulat kayo, magkano kaya ang presyo nito? Napakamahal ba o napakamura lang? So ito nabili natin ng 350 pesos. So ganito lang siya kaliit, napakapayat pa ng kanyang mga tangkay. Meron lang siyang konting bulaklak. Ganun na yung kanyang price. So 350 pesos na yun mga kaprobinsya. So ganito lang sila kaliliit. Medyo meron na rin siyang presyo, no? Kaya dapat maalagaan natin sila ng gusto at mapabulaklak natin sila ng gusto. At sana makapag reproduce din tayo para later on tayo na rin yung magbebenta, no, ng bougainvillea dito. Itong lima na ito, nabili na natin siya na humigit kumulang na 1,200 pesos. So, limang bougainvillea lang. Kaya, kung meron ka talagang garden at nagpre-reproduce ka na, so, pwede na, di ba? Isang araw mo lang ibenta, 1,250. So, medyo may magandang kitaan din sa pag-aalaga ng bougainvillea. Lalong-lalo na sa mga rare mga kaprobinsya. So, ito, kailangan na nila ng immediate attention. So, kailangan na nilang maitanim o kaya maitransplant sa kanilang permanent na paso para hindi sila malanta o kaya mamatay. Sa next video natin mga kaprobinsya, abangan ninyo, itatanim natin itong mga new collections natin ng rare bougainvillea. So, ganun pa rin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila alagaan hanggang sa mamulaklak sila. So, yun mga kaprobinsya, no? Maraming salamat sa inyong panunood at sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel natin. So, abangan nyo yung mga susunod pa nating mga videos.